Yo, magandang araw mga boss. Nakapag-vlog na naman tayo. Si Shadong BC. Tapos maraming inaasikaso. Ipapakita ko nga pala yung mga nakasalang kong mga breeder. Tapos flyer. Yung mga flyer ko, ginawa ko ding breeder yung mga galing ng dulo. Si medyo kapusta ako sa breeder ngayon. Lalo nasa 20 pares lang yung breeder ko. Kaya nagsasabay ko kasi maraming rings, tapos may mga nagpasalpak din sa atin ng mga tropa, kaya ginagamit ko ngayon yung mga flyer ko na dumulo na nakasalang din. Tapos pag sumabay yung yaya, nililipat ko para hindi sila ganong stress. Ayadit ko nga pala kayo dun sa mga ibon na dumulo sa akin, tapos yung mga breeder na gagamitin ko. Ito yung tinatawag namin PPFC, kasi yung ring nito is PPFC. Ito yung nagmakmug ko. First lap, clock, maganda speed. Second lap, clock, maganda speed. Tapos third lap, clock. Fourth lap, clock. Bumutas po ito ng balatan. Yun lang po ang butas nito. Tapos magkasabay sila umuwi nung lap winner ko ng maknog. Pero ito po yung unang pumasok sa Sputnik, kaso nga lang masino na namin yung isa kasi naka YBOB po yung ipot niya. Kumakarera pa rin siya ngayon, galing siya kahapon ng Laguna, tapos nag multiple pooling na siya. Marami na rin pinagdaanan nitong ibon na to kasi north and south kinariraan nito, galing na rin yung pagudpud. Itong ibon na to marami akong tinaya dito dahil ito yung ibon kong inasahan ko rin sa Alpha nung nakarang karera, kaso nga lang walang magagawa kasi umuwi ito kinaumagahan ng balatan. Kasi nung Sunday may sakton lalabas yung unang itlog niya. Naabutan ako ng unang itlog sa loading, kaya yun ang nangyari. Medyo isa din sa daylan, hindi siya nang kapagpauwi, umuwi ng tamang oras. Ito ngayon yung asawa niya. Ito naman, inbreed ng champion. Oh, pumisana pala. Pumisana. Pumisana rin. May tulaps pa itong tatapusin yung ibon na to. Ito. May tulaps pa siya. Hanggang tagkawayan Quezon pa. Bali, balik-balik na lang siya. Itong asawa niya, inbreed champion. Champion nanay at tatay. Magtatay at magnanay. Yung kwan nito, magulang niya. Naka-inbreed. Tapos ito naman, ang bloodline nito, Super Vandenbroek yung tatay. Yung nanay naman nito, Luis Chu. Tapos, nakakross sa black. Ang bloodline naman ng black na yun, champion din ng Santa Ana. Nilaro ni Pare Jonathan Torrio, yung ibon na yun. Itong ibon na to, yung nanay nito, galing kay Pare Jonathan Torrio. Luis Chu, tapos Rizzo. Pag inakay niya, yung mga gustong magpasalpak dito, itong isa pwede natin ilabas, pero itong isa pang lararo ko. Alam niyo na din, may presyo din niya to kasi ito yung mga favorite kong mga ibon. Dulo din to, tingnan niyo, magsusubo pa yan. Lunis pa lang ngayon, kahapon, kumarira po yan. So naman yung Super 50 natin, yung second overall ng young bird. Na-stress, ito po yung kanya. Balahibo niya, talagang bakbak. Wala, ni pagsalang hindi ko siya ginamit. Pero may anak na siyang nililipal ko ng 120 days, yung anak niya nung pagkabinata niya. Nung kumakarera siya, pinayaya ko, kaya may anak na rin siyang lumilipad. Yung palang nagtatanong kung ba't biglang naglulugon yung ibon, dalawang dayland lang din kaya naglulugon yung ibon. Pwede tayo nagbawas o nagdagdag ng gamot nung kumakarera pa. Ito kasi wala nang gamutan nung simula ng pagkatapos ng karera, pinahinga ko na sa gamot kasi gusto kong magpalit na siya ng balahibo. Kasi itong October mapapalaban na naman to sa South, itong ibon na to. Yung mga nagpipim sa akin kung ibibinta ko pala siya, sa totoo lang hindi po ako nagbibinta ng winner kasi pag nailaro ko na yung ibon, halos napamahal na rin sa akin. Ililipad ko ulit siya. Ito palang mga ibon na to, yung mga napadulo ko, tulad nito, hindi din siya nabili. Lahat ng ibon ko kasi pag may buyer for sale, basta makaya nila yung gusto kong presyo. Basta hindi pa lumipad yung ibon, pwede pa. Kasi ganun talaga, kung bibili kayo ng ibon, dapat pumili kayo. Yun po yung mga tip ko dun sa mga buyer ko rin. Dapat kayong pumili. Tapos pag bininta kayo ng ibon, hanapin nyo kung ano yung resulta ng karera pag sila yung nagbinta sa inyo.
para iwas loko. Kahit walang resulta sa karera yung ibon, basta totoo yung binigay nilang impormasyon. Tapos legit na puncher. Nananalo ng north, nananalo ng south, nananalo ng sprint, nananalo ng middle distance, nananalo ng long distance. Yun po yung isa sa mga qualification para bumili kayo ng ibon. Tapos yung player na laging nananalo sa kahit ilang club, hindi lang po yung nananalo yung isang player isang beses tapos bigla nang wala. Kasi mahirap pong sundan yung record ng ibon pag ganun po ang napagkuhaan nyo ng breeder. So hindi ka again sa mga ibang puncher na nagbibinta ng ibon, wala po akong pinapatamaan dito. Sinasabi ko lang yung totoo kasi nanggaling din ako dyan. Marami din akong ibon na binili na wala din ginawa. So mga nagtatalong kay Gohan kung kumusta na siya. Ito si Gohan. Binunutan siya ng pakpak kasi balak kong ilaro ngayon North Race ng Alpha. Yung mga ibon ko hinahanap nga yung mga tropa kung ba't isa lang yung nilaro ko, dadalawa ngayong North, pero awa ng Diyos, pumaparte din naman. Yung mga panghataw ko, tapos yung mga inayasahan ko nandito sila. Ito si Gohan, sa den, tapos ito. Ginawa ko sa kanila, binunutan ko yung bunto, tapos wakpak. Kasi preparasyon na yan para sa North Race ng Sigsag hanggang Santa Ana. Itong mga ito, inaasahan ko itong mga ito kasi hindi lang sila mabilis, may humingi po sila. Itong si Gohan, marami ng experience. Medyo mabagal-bagal na to, pero pag nagkaismasan, magtalaklak siya ng mas maganda kasi makunat siya talaga. Pero hindi siya pang ismas, wala pa akong naging ibon na pang ismas. Nasa pag-aalaga lang po yun. Tapos yung mga nagtatanong kung may pang ismas, tapos ba't naglaklak ng ibon nila ng tag-ulan, yung ulan na ulan ni naglaklak. Isa lang po ang gusto kong kandun sabihin para sa akin, maganda yung kondisyon ng ibon, tapos umayon sa kanya yung mga balahibo. Kasi pag yung ibon ninyo is talagang lugon na, kahit gaano kaganda ang bloodline ng ibon, kung hindi maganda yung balahibo niya, masasaktan yung ibon. Pwede siyang malit, umuwi. Ito din si Demonyo, Kwanto. Fundraise champion, multiple pooling winner. Maganda pa uwi nito. Kahapon lang to naging masama pa uwi. Hindi siya nag-clock, tapos leading pa siya. Kung hindi lang to leading, hindi ko na siya isasampa. Kasi wala na siyang pakpak. Ito, wawalo na lang, sabay pa. Hindi pa lumabas yung isa, nabuno na namang isa, tapos ito, naglalaglag na. Talagang wala na yung ibon na to. Pag ganito na yung ibon ninyo, pass your paper na. Kasi mahirap manalo pag ganito ang kondisyon, kahit gaano kagaling yung ibon. Itong ibon na to, nasa pan pa lang to 7 months. Maganda na pinakita ng ibon na to. Uksiribang ko na lang siya hanggang next loading namin sa port lap. Pwede ko na siyang hindi karga. Kasi kahit gaano kagaling yung ibon, kung hindi maganda ang kondisyon ng balahibo, wala. Talagang pinakamahirap kondisyonin yung ibon na pabagsak yung balahibo. Tinan nyo po yung balahibo niya tapos sa katawan, wala na. Mahirap pong kontrolin kasi yung ibon na to talagang magbabagsak na. Kaya baka magpapahingan na lang siya. Ibon na to, marami na rin pinanalo sa akin kaya tapos na din trabaho niya. Ito rin yung ibon natin. Ito yung ansong natin nung nakuha natin sa PHC nung 2018. Ito yung inakay niya. Nag-iisa lang to. Kasi yung isang idlog nito nasa tropa natin, nasa Maybet siya. Yung nanay nito si Orange, yung champion ko ng 2 beses ng off color. Nasa labas, nag-iikot-ikot. Ito naman yung isang ibon natin, si Lupin. Nag number 3 siya nung last Laguna. Tapos itong anak niya ngayon, nakakross siya sa pula. Ang pula nito naglabas ng second overall ng North RCG line. Kaya kinurs ko dito sa champion natin. Ito si Lupin. Marami na rin itong naipanalo sa akin. Kaya mahalaga na rin siya sa akin. Ito yung anak niya, healthy. Ang ginagawa ko pala, pag kumakarilang ebon,
dapat pag magsusubo siya, isa lang yung pinapasubo ko sa ibon. Kasi mahirapan siya pag dalawa tapos kumakarera pa. Ito naman si bulldozer natin. Nanalo naman siya sa pooling kahapon. Pero may ugali na siyang hindi maganda. Minsan hindi na magpahuli kasi ito na. Mag-uumpisa na yung problema natin dito. Palugon na rin. Kaya yung mga ibon natin pag palugon talaga ay mailap. Halos ayaw magpahuli. Yung ibon na to marami na rin may panalo. Tapos ilang ulit na rin nagpagudpod. Dalawang beses na to nag-overall. Kasi kahit sigsag, nag-champion na rin to ng sigsag. Ito nga pala yung anak ni 50 na nandito sa akin. Yan, anak niya yan. Kumakarera pa siya ng North. Ayan yung pinayaya ko. Pang 120 days. Anak yan ni Super 50. Crack pet ito din. Kaya mga pang off color natin sa 120 days. Ito yung magkapatid to. Ito rin, oh. Kaya mga ibon natin na inaanda sa para sa darating na pagkarira ng alpha. Pagsapit ng June 20, pwede na silang lumipad. Si tag-ulan nun, tapos naglugon pa yung ibon, wala. Ito talagang pinili ko silang binunuta. Dito yung breedingan natin. Nilipat natin yung dati. Ayan, nakalagay yung mga chicken natin na trophy din natin. Ito yung igayap po yan, tapos ito yung champion ko ng North and South. Ito po yung tatay ng lap winner ko ng Matnog, second overall ko ng Young Bird. Tapos yan po yung nanay, crack 52. Kakapisa rin po yan. Sumilip na rin yung anak niya. Ito rin din yung isa na nagmanog din natin ang anak niya. Yung si Pepe FC. Ito. Luis Choto, tapos Rizzo, yung nanay. Tapos ito, Super Banding Brook. Ito, marami ng pronodyo sa akin din na winner. Ito rin, Benito. Na nakakross din sa Luis Chu. Ito yung signature din natin dito, may isa yung naglalabas ng pula, ito si Red Devil. Ito yung namang inakay niya, pula, possible pula na dalawa. Hindi po siya naglalabas ng blue bar. Nanay din siya ni Bulldozer. Ang nilalabas dito, chikard, pag silang pares, chikard, tapos pula. Ito yung anak nila ngayon. Parihong pula to. Ito yung champion natin ng Basco Batanes. Ito may anak na. Ibon ni Sir MMP, Michael Puno. Sir Michael Puno. Itong ibon na to, binibili ko sa kanya, ayaw na binta. May nahiram na lang. Ibigyan ko din siya ng anak niya. Para parang nagkulab kami ng lahi. Floreson. To Super BDB. Tapos Super Ballon Badline itong Batanes na to. To yung original dito ng Crack 52. Yung kinalululuhan. 2008. Tutas sabi po yan. Ito. Yan, 2008 po yan. Yung asawa niya, Taiwan. Isa lang po ang pinagpipirtil ko sa kanila pag hindi sumabay yung yaya kasi medyo may matanda na. Boss Richard. RCG. Producer ng second overall. Nakakross siya, crack dito si Bulag. Nakakross siya dito kasi ito yung mga signature ko, yung mga crack 52. Makukunat yung lahi nila, mabibilis, tapos dumudulo.
Talong araw pa lang yung itlog nila. Ito lang yung pugad ko. Ito naman yung tatay ni Angel Sexy. Sumilip na rin yung anak niya. Nakakrus siya sa Garuda. Itong Garudang to, napanalo lang ko din sa auction. Nabid ko din yan. Nag-crack na. Pag yung pugad walang tay-tay, mas maganda. Ibig sabihin, healthy yung breeder. Angel Sexy. Yung nakaupo, yan yung kay Boss Raymond. Malapit na rin pumisa yun si Angel. Kuwan nito. MacArthur to, yung kuwan kinarirahan ng magulang nito. Tapos Ilo-Ilo. Champion. Tapos yun, MacArthur. MacArthur to, yung kuwan niya, nanay niya. Tapos yun naman si Angel. Maknog. Wala pang nakaka-break ng record niya sa dito sa akin. Kasi yung speed niyan mula first lap hanggang final lap sa 1,000. Mga pala yung ibon din natin na pinasalpak din sa atin. Pero yung mga red devil. Ito yung pasalpak niya sa akin, sir. Shoutout nga pala kay sir yung nag-order nito. Nabayada na yung kalahati. Pero hindi ko ma-message kasi nakalimutan ko kung ano yung account nila sa Messenger. Kaya sir, kung ano, makakanood man kayo ng vlog, pa-PM po ako ulit. Ito na po yung ibon nyo. 2 weeks, pwede na. Andang ibon. Banding broke ang nanay. Nakakross sa crack pit ito. Tapos yung tatay, old line ng imported Cookman. Puro po siya, nakupman yung tatay nito. Ganito po yung itsura. Ganito po ako mag-breed. Yung ibon natin, hindi basa yung upuan nila. Ito yung mga ipot nila. Kasi yung binibigyan natin ng Astro Cups, yung sarili nating timpla. Tapos, ideal. Yun lang po yung ginagamit ko. Para maging healthy yung mga inakay. Yung inakay natin, bata pa lang yan, pero yung paa na numumulbos. Tapos yung balahibo, magandang tubo. Iba talaga pag maganda yung pag-breed ng ibon, malayo sa sakit. Ito po sila. Yung breeder natin. Yung mga nakasalang kong breeder. Yung mga gusto magpasalpak, pwede rin po. Ito yung producer ng second overall natin. Tapos tatatlo kami naghati sa super seat ng young bird. Tatlo lang kaming complete lacking. Pero naman, itong Paris na to. Ito yung panghataw din natin yung mga anak niya, si Red Devil. Ito, karamihan na gagamitin natin ngayon yung mga anak nito. Pangalin Samar. Sana kayanin. Raman, galing kay Sir Richard RCG Loop, kay Boss. Raman, ito yung galing kay Sir Ace, yung champion po ng ASM first season, si Super Ace. Ito na po yung ibon nyo, sir. Nakasalang na. At to be ay 7 days na lang, lalabas na yung anak nila. Ito yung pinakamatanda dito. Maliban kay Karakpit ito. O yung asawa niya. Ang tatay nito, champion ng Santa Ana. Multiple pooling winner. Multiple lap champion. Kay Pari Jonathan Turio. Ang inanak nito, yung pinag lap winner din natin na matnog. Ito yung mga Red Devil natin. Ito yung imported Cookman. So hanggang sa muli mga boss, maraming salamat. Papi mga lang sir, kung makanood mo niyan po nito yung ibon, pwede na pong kunin within 2 weeks. Hindi ko lang po kayo ma-message kasi yung mga conversation natin hindi ko mahanap kasi may mga na-delete sa akin na message.
Tapos hindi ko sa ulo lahat yung mga nagchat-chat din sa akin, lalo yung may iba malalayong lugar, tapos hindi ko gaano kakilala. Kaya please paki-message po ako, sir, para dun sa ibon natin, dahil malapit na po siyang maiwalay. Maraming salamat.